Greetings guys from Cypress, actually Sugarland, Texas. Nakapag-basketball ulit ako, no? Tagal na yung last. Sabi ng miss ko, ba't ka maglalaro? Dati kasi, umuwi ako, sabi ko, di ko na kaya. Ngayon, kasi yung pamangkin ko, sinali ako sa liga sa Beaumont, Texas. 2 hours away yun. Kailangan mag-practice. Pero so far, so good. Ayos naman ako, no? Sabi na miss ko, kala ko ba hindi mo na kaya mag-basketball? Hindi, sabi ko, ano lang ako, placing lang. Sabi ng doktor ko kasi, mag-exercise regularly. Ang hirap mag-exercise ngayon dahil mainit summer. So, ito na yung time ko na makapag, yun, labasan talaga ng pawis. Okay, lakad tayo, kahit ako yun. Gym, napaka-colorful talaga ng gym na to. Okay, 12 lang kami ngayon, dalawa lang yung pamalit, pagod na pagod, sulit. Ang contribution dito is $6 per person. So gym to ng school dito sa Sugarland, hindi ko nasasabihin ko saan particularly, no? Kahit ako na yung mga kalaro ko. Yun. No, kumusta ba? Nagpa-follow ba kayo sa Olympics? Kung hindi ko pa na-post, no? Boycott natin ang Olympics kasi naging woke na yung Olympics, no? Hindi na siya yung Olympics na kinalakihan natin. Hindi na. Emma, are you done? Are you done? See you next time. Hindi na siya yung Olympics na kinalakihan natin. Meron na silang woke agenda na pinupush. Tapos, nalala ko nga parang sabi ko, parang yung Miss Universe, no? Siyempre, kahit lalaki tayo, kabataan pa natin, di ba? Pagka Miss Universe, sinabangan. Pero ngayon, naging woke na din. Pinapasok na nila yung alphabet agenda nila. No? And kawawa yung mga babae talaga. Lalo na sa boxing, kawawa. Umayaw yung, yung isang female boxer dahil hindi niya kinaya yung suntok sa kanya. No? So, wala, sayang eh. Sports lang sana ang pinag-uusapan pero hinaluan nila ng woke agenda nila. And sana atin pabayaan, sabihin, madami sa atin yung walang pakialam eh. Pinapabayaan na kasi hindi tayo directly naapektuhan. Pero in the long run, kita nyo yung mangyayari sa future ng mga anak natin, magiging anak natin, apo natin. Gusto nyo ba yung apo nyo na babae mayigipagsuntukan sa lalaki, biological male, kahit patawagin nila na transwoman? It's agenda nila yan, depop agenda yan, no? Pagka dumami na, pag accepted na sa society natin yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, wala na mag-aanak, no? Hindi na mag-grow ang society natin, wala na, yun ang magsisimula ang downfall. Okay, ang madidiscriminate na yung mga straight. Okay? Yun ang madi-discriminate na. Ayaw nila ng discrimination, pero ngayon, yung straight na ang dinidiscriminate. Diba? Anyway, ano pa ba? May isa pang issue, no? Yung sa sikat na sikat ngayon yung yung representative ng Turkey na naka-gold sa shooting. Actually, airgun lang kasi yun. No? Ang daming kumukutya sa US. Sabi, talaga, hindi nakakuha ng medalya ang US, ang daming baril dyan. Hindi naman, it's not the same. Hindi naman totoong baril ginagamit doon, airgun yun eh. No? Alam niyo yung mga bansa na napaka-restrictive ng gun laws, talagang nagpapakadalubhasa sila sa airgun kasi airgun lang allowed sa kanila eh. Ganun yun. Ako, in-expect ko nga mag-excel dyan, UK, yan, yung mga nasa Europe, dahil napaka-restrictive ng gun laws nila eh. Di ba? Yun. So, nakakatuwa lang na yung taga-Turkey nga eh. Naka-t-shirt lang, walang eye cover, walang gadgets. Nag-silver siya. No, 51 years old pa.
Anyway, so yung skill talaga, skill yan eh. Sabi nga nila, wala sa pana yan, nasa Indian. Wala sa gamit. Kung talagang magaling, magaling talaga eh. Pero yun yan, no? Kinukutya yung US kasi, talaga, ridiculous. Wala daw nakuha ang medalya, ang daming baril sa'yo. Ibang baril naman yun eh. Kung merong competition na long range shooting na 1 mile, siguro, I'm sure, taga US ang mananalo dyan. 1 mile, talagang gagamit ng mga 300 Win Mag, 338 Lapua, 50 BMG. Taga US mananalo dyan, maniwala ka. Kasi wala silang access sa ganun eh. Okay? Pero yun nga, no? Shooting is a skill. Ibig sabihin, in-expect nyo US na magka-champion sa airgun shooting? No. Ako, in-expect ko UK eh. UK talaga, very proud sila sa airguns nila. Talagang, sila, yung culture nila sa airgun eh, maganda. No? Chinutsun talaga nila mga airguns nila. Anyway, ayan, yung mga restricted, no? Korea, Japan, yan, mga nag-excel yan sa, ano, sa mga, sa airgun, saka airsoft. Anyway, ano pa usapan sa Olympics natin? Sinesensor ni YouTube yung ano, yung mga posts about Olympics, yung mga kumukontra dun sa opening ceremony. Na kung tutuusin, yung Olympic Committee mismo tinanggal nila yung video about the opening ceremony. So, ibig sabihin, there's something wrong sa ginawa nila. I mean, kung tama yung ginawa nila, di ba? Ipaglalaban nila hanggang uli. Oh, tinanggal nila. And proud ako dun sa mga sponsors na nag-pull out. Like Samsung, tsaka isa pang tech company dito sa US na nag-pull out sa Olympics, no? Dahil naging woke na. Pati si Elon Musk, hindi na rin magdo-donate daw dyan sa Olympics na yan. Yan yun sila. Tapos ang dami reklamo, no? Hindi raw maganda yung pagkain sa Olympics. Sinaluan nila mga vegan dish. Hindi raw ganun luto yung karne. Tapos, yun, yung mga, basta, hindi, ano, ang dami daw mga athletes umalis sa Olympic Village, nag-hotel na lang. Di nila gusto yung ano, yung pagkain, yung accommodation ng Olympics. Ang sama, ito raw yata pinakamasagwa na Olympics na na-experience natin, no? Nakakahiya talaga. Mula opening hanggang ngayon, kasalukuyang laban, lalo na sa mga babae na boxing, no? And what else? Yun guys, binigyan ko lang kayo ng update. At sa basketball namin, malapit na, may timer eh. Malapit na ako maglaro. Pagpahinga game. Nakatatlong game na ako eh. Kasi kulang ng player eh. Pang-apat ko na to. Okay guys, from Sugarland, Texas. And ito lang yun. Basketball every Friday. Mag-alarm na, mag-alarm na. Mag-alarm na, alala. Last shot! Bye guys!